Sa interface pa lang, makikita nyo na napaka-user-friendly nito. Yo! What's up mga boss? Nandito na naman tayo sa panibagong tutorial ng GCafe. Ngayon, itong review na to ay tungkol sa GCafe Timer. Nandito tayo ngayon sa 8MS Internet Cyber of Gamers. Kasalukuyan tayo na sa 1 month home quarantine. Grabe, ang tagal na. Halos 1 month and a half na tayo naka-home quarantine. Nag-start pa ng March 15 hanggang ngayon. Kung mapapansin nyo, naka-plastic yung mga monitors natin. So, para safe din sa mga likabok. At ito na rin yung pagkakataon natin para makapaglinis tayo ng mga PC. At ito na rin yung pagkakataon para makapag-renovate tayo ng shop. Ang problema lang kung merong bukas na hardware. So anyway, bago natin simulan to, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo para maging updated kayo sa bawat video na ilalabas ko. Again, kung ikaw ay beginners at naghahanap ka pa lang ng magandang PC timer para sa computer shop mo, GCafe Timer, reviewin natin. GCafe Timer is a freeware software. Ilalagay ko na lang sa description box yung link. Almost 5 years ko na rin siyang ginagamit. Isa ito sa mga recommended PC timer ko. At kung makikita nyo, napakasimple na interface na meron sa kanya na nagustuhan ko. Bukod dito, alamin pa natin ang iba't ibang features na meron to. Ako si RB Hilario and welcome sa RBUTV. GCafe Timer Server V2.2.5 ang gamit kong PC timer. Kaya niya mag-add ng PC client hanggang sa ilang daang pirasong PC client. Meron itong open time, stop time, at limited time. Pero nagdidepende pa rin sa settings ng admin. After ng settings, meron siya employee, client control, user group, PC group, pricing, products, database, and additional features. Ngayon, alamin pa natin kung ano-ano pa nilalaman ng bawat folder. Under na employee, makikita natin ang employee account at admin account. Dito sa employee account, pwede tayong magdagdag o palitan ang nakalagay na pangalan. Pwede rin tayong maglagay ng password. Samantalang dito sa bahagi ng details, mapapansin nyo rin na pwede tayong maglagay ng iba pang detalye. Gaya ng first name, middle name, last name at iba pang impormasyon about sa isang empleyado. Ngayon, silipin naman natin ang iba't iba pang permission o pahintulot na pwede ipagkaloob ng isang admin. Narito pa ang ilan pang magagandang features about sa timer na to. Sa client control, makikita rito ang client admin password, client permissions, application control, client auto shutdown scheduler, time to shutdown available clients, time to kill tasks on available clients, client price display, and client status display.
Dito, pwede rin tayo mag-create ng members para mapahalagahan ang bawat oras nila. Pagdating naman sa PC client, meron din siyang sariling personal PC lock kung sakali ikaw ay lalabas ng panandalian para di magalaw ang iyong ginagawa. So ayun mga boss, kung sa tingin nyo maganda tong timer na to, ilalagay ko lang sa description box yung link. At kung meron pa kayo ibang katanungan, i-comment nyo lang dyan sa my comment section or dyan sa my comment box. Again, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para maging updated kayo sa bawat video na ilalabas ko. RBUTV. RBUTV.